Welcome back mga kalapatid. So, andito po ulit tayo, no? At yung toss po natin ay ginawa ngayong araw sa Cabintay, Laguna. At based kay Google, 85.7 kilometers po yung distansya nun. At kasama na rin po sa follow-up nung nakaraang toss natin, ano, sa Binyan. Lima po yung nakabalik. So, si Negra, ayun po siya, oh. Ayan. Nakikita nyo yung itim na ibon na yun. Ayun, yung binabarako ni Negro. Ayan, yan. Yung maliit na itim. Si Negra po yan. Siya yung bumalik nung Martes. At nung makabalik yung apat na ibon, yung ating reliable na si Tanay, tapos si Lila at saka si White Check. Kasama po ngayon si Pasig. Si Lila at saka si Wycheck, nakabalik siya sila nung Linggo. Si Tanay nakabalik nung Linggo. Pati si Black. So, ngayon, tinesting po natin sila sa Cabintay, Laguna. At ulitin ko po, ang distansya niya sa road travel ay 85.7 kilometers, ano? So, sa ibon, hindi natin makakarkula. Siguro nasa 70 o 60 kilometers sa aerial distance. At bago po natin ituloy itong ating updated at iloload na video, paki-subscribe na rin po ang ating kaibigang si pigeonworld.ph. Sundan nyo po ang kanyang mga video. At dito rin po kayo makakita talaga ng mga quality na ibon, ano? Dahil siya po yung nag-i-import at nabili ng mga ibon na kanyang binabuy and sell dito po sa Pilipinas, from Europe, sa Japan, at saka sa ibang lugar sa Asia. At siya po yung competitor din sa mga One Loop Race sa Australia ngayon, at saka po sa Thailand. So, paki-check po ang kanyang ano, YouTube channel, ang pigeonworld.ph. okay, sundan nyo po yon. Ang may-ari po nun ay si Idol Carlson Pascual. Marami po siyang mga quality na ibon na binibenta. At habang inaabangan po natin ang ating mga ibon na itinos sa Cabintay, Laguna, no? Since 9:56 daw ibinitaw din na doon. Pero ngayon, alas 11 na. Wala pang bumababa dito sa ating loop. So, hintay-hintay lang po tayo. At hindi naman siguro nabigla yung ating mga ibon sa pagkakataong ito, dahil maitos naman po yung mga ibon na yun. However, si Bok, first toss po niya, anak po siya ni Bukas, kaya Bok ang pangalan niya. Sana makauwi si Bok, yun ang susubukan nating linyada, eh. Linyada ni Bok, ni Bukas, tsaka ni Crow. So, hintay-hintay po tayo. Medyo maulan daw po dun, eh. Sabi ko, i-toss nila kasi baka abutin ng malakas na ulan. Hindi makauwi yung mga ibon. So, ngayon, hintay-hintay lang po tayo. At sinabi naman po nung nag-toss doon sa Cabintay, Laguna, na binitawan na nila yung mga colloquies natin. Okay? So ayun kalapatids, dito tayo sa Cabintay, Laguna. Yagis lang natin yung mga kalapati ng airpot ko. So surprise na lang uuwi siya sa airpot ko. So yagis natin si Bok, syempre si Tanay, bagong first to si Lila, si White Check, na nagis na rin si Black, tsaka si Pasig. So titignan ko na lang kung makakauwi ito sa airpot ko. So sana umuwi kayo, mahal na mahal kayo ng airpot ko, eh. Kalapatids, yagis na natin. Tol, bukso mo na, tol. Sige tol, katol. Ano ba
Alis, alis. Hey, hey. Nag-iwalay ah. Ingat, sulat kayo ah. Bye-bye. Ayan po mga kalapatids. Lumupag na si Tanay dito from Cavinte, Laguna. Ayan po, nanunuka po siya dun sa, ayan. Ito po, nihingal po. Siya po unang dumating. Ayan, binigyan ko ng konting patoka dun sa ilalim ng upuan. Andiyan na yung ilang po eh. So, hintay-hintayin po natin yung mga kasama niya, ano. From Cavinte, Laguna. So may pauwi na tayong isa. Ang ating reliable na si Tanay. Yan po si Tanay oh. Nanunukano ka. Nagutom sa biyahe niya. Cavinte, Laguna. Papunta rito sa Las Piñas. Siya pa lang yung nakabalik. Hintay tayo dun sa iba, no? So, ito po, mga kalapatid, si Lila, 6:55 AM, dumating dito. Yung hinagis kahapon sa Cavinte, Laguna. Siguro, nanibago lang sa daanan. Ayan siya, oh, papasok na siya. Oh. Wala pa yung partner niya. Balik agad siya sa kanyang ano, box. So, hintay-hintay po tayo. Since handa lang, baka madapa. Yan, uminom mo. Hingal na hingal eh. Pero tumukha na ng konti yan. Yan po si Lila, yan. From Cavinte, Laguna. Yun. Yan siya oh. Ayan, nakadapo. Ilingon-lingon. Hinahanap siguro yung partner niya. Kasama niya yun eh. So, hintayin po natin ngayong araw yung apat pa. Mga kalapatids, alas 8:06 ng umaga. So, lumapag na rin po si, ano, si Wycheck. Ayan po siya, uminom. Diretso sa inuman. Siya yung partner ni Lila. So from Cavinte, Laguna, siguro different horizon, kaya ngayon lang nakauwi itong si Wycheck. At walang kahingal-hingal oh, nakakapagtaka naman, siguro nagpahinga na. Nagpahinga na rin ito kasi kahapon pa nga ito itinas eh. So nakakatatlong pauwi na tayo from Cavinte, Laguna. Anticipate natin na sana makauwi pa yung tatlo, pero si Black eh kung hindi siya mahuhuli, si Pasig at saka si Bok ay makakawin sigurado. So ito medyo parang nakabagsak man yung pakpak niya eh, ayos naman ang itsura ni ano ni Wycheck. Ayan po, galing po ng Laguna yan. So hintayin pa natin yung tatlo mga kalapatids. O si Black, nakarating na rin. So bago mag alas 10, nandito na si Black. Buti naman at apat na po ang nakarating sa ating tinos sa Cavinte, Laguna. So yung dalawang young bird, si Pasig, kahit na nakauwi siya from Pasig, hindi natin masasabi kung makakabalik siya kung hindi siya nahuli. Dahil malamang nabigla rin si Bok, dahil unang bitaw niya 85.7 kilometers sa road distance. So palagay na natin mga 60 plus yung ano aerial distance. Masyadong
Yun siguro ang kinabigla niya, no? Ni Bok. Si Pasig naman, pangalawang toss lang. Pero hindi natin masasabi kasi si Pasig umuwi after 2 weeks nung tinapo natin sa Pasig. So, anticipate pa rin natin na makaka-uwi siya. Kahit ganun kalayo yung Kabintay Laguna. So, apat po ang nakabalik sa ating mga Colocoys. Yan si Black. Tutuka-tuka. Kinakain ko muna para bago siya pumasok dun sa loop natin. Yan, may ligaw na ibon na naman. Yung puti na yan, no? Itong isang ibon sa kapitbahay yan. Pero itong isa, young bird na grizzled. Hindi naman dito sa atin yan. So, hayaan lang natin. Pundok nga ito eh. Kaya welcome ang mga ibon dito kahit sino. So, shoutout po kay Ronel Magsalin, kay Jay Yanga, kay Job Gutierrez ng Calamba, Laguna. At subscribe na lang po ang aking channel. Kung kayo po ay bago pa lang, so malalaman po ninyo kung saan kami nagtotos. At hindi naman siguro ganun katitikas yung mga ibon natin, pero at least na susubok, di ba? Masasabi natin hindi lang siya pang 80 kilometers. Sana magkaroon pa ng pagkakataon na maitas sila sa mas malalayong lugar. Okay, mga kalapatids, hanggang dito na lang muna, no? Maraming salamat po.